Paano mag-oil change ng Honda ADV-150? Simulan natin sa gagamitin nating tools. Mga socket wrench na 12mm at 17mm. Kahit anong uri ng lubricant, sa video na to gumamit ako ng WD-40 pero pwede rin yung mga RP-7 at kerosene. Toothbrush, sponsored by Colgate. Next, basahan. Mababang planggana or kahit anong pwedeng sumalo dun sa langis na tatanggalin natin. Kahit anong pwede mong isapin sa ilalim. Para kung sakaling may tumulong langis, hindi siya diretsyong papatak sa iyong sahig or sa kalsada. Engine oil designed para sa ating mga scooter. Sa demo na to, gumamit ako ng Zik na 10W40 fully synthetic. Pwede kayong gumamit ng ibang brand na langis or ibang viscosity. Basta ang mahalaga dyan ay pang motor yung iyong gagamitin. Pamukpok, martilyo, or sa case na to, gumamit ako ng rubber mallet para safe siya sa mga metal parts. Hindi kasi siya nakakabingot ng bakal. Yan lang lahat ang kakailanganin mong gamit at simulan na natin ang pagpapalit ng oil. Ang oil cup ng ADV-150 ay nasa kanang bahagi. Kanan. Kanan. Yan. At dito naman sa ilalim, ito yung kanyang drain plug. Dito po tutulo ang langis. I-center stand mo ang iyong motor. Kung malamig pa ang makina ng iyong motor, kailangan mo siyang paandarin ng 5 minutes. Bakit kamo? Kasi ang langis, pag mainit, mas malabnaw siya. So kung mas malabnaw, mas madaling madrain ang langis. Hindi mo kailangan maghintay ng matagal para tumulo lahat. Pero kung galing ka naman sa long drive at mag-oil change ka, palamigin mo ng konti yung iyong makina para naman hindi ma-loose thread yung iyong mga tornilyo. Andar-andar, waiting. Patayin mo na yung makina at pwede mo nang i-drain ang langis. Para masiguradong safe ang iyong oil cap at hindi masira, lagyan mo ng basahan, paluin mo ng konti. Pag pinukpok mo kasi yung mga tornilyo, nag-loosen up siya kaya mas madali na siyang pihitin. So effortless na ang pagtatanggal niyan. O, diba? Tadaan! Takpan nyo yung butas ng basahan para hindi siya ihian ng pusa or pasukan ng langaw. Itong ADV meron siyang dipstick sa oil cap. Mahalaga yan kasi dito mo makikita kung nasa tamang level pa rin ang iyong langis. At hanggat maaari, bago mo gamitin ang iyong motor, i-check nyo lagi para syempre hindi kumatok ang iyong makina. Para ma-check kung gano'n nakarumi ang oil at ang kanyang oil level, ganito lang. I-shoot nyo lang siya. Hindi mo naman kailangan higpitan. Then, hugot. Ayan, makikita nyo na kung gaano karaming langis at gaano karumi ang iyong oil. Dapat basa siya sa point na ito. Ayan, so guys, ito yung upper level kung saan nag-e-end yung mga criss-cross. Ito yung lower level. Dapat in between dyan yung oil level mo. So yung motor natin, medyo madami yung kanyang oil. Ewan ko kung sino naglagay ng oil nito. Makikita mo rin dyan kung gaano nakarumi ang iyong oil pag pinunasan mo yung dipstick gamit ang tissue paper. Ngayong na-check na natin ang oil level, so ilagay muna natin yung dipstick dyan para hindi mawala. At pwede na natin siyang patuluin. Lagyan natin ang karton sa ilalim para hindi tayo magkalat sa kalsada. Ilagay ang iyong plat dito para sa champurado. At tatanggalin na natin ang drain plug. Gamitin natin ang 12mm na socket wrench. Pihitin mo siya papunta sa kanan. Clockwise. Pop! Kamayin. Ayan na ang oil. Champuradong masarap. Kasing itim ng iyong budhi. Habang pinapatulo natin ang langis galing sa makina, pwede na tayong gumawa ng ibang bagay tulad ng paglilinis ng oil strainer. Punta tayo sa left side. Ang malaking bolt na yan na nakikita nyo ngayon. Pihit ay pakaliwa. Pakaliwa po. Yan, pakaliwa. Kita nyo naman. Yan. So, yan yung forma ng pag-i-install sa kanya. Tandaan, kung paano nyo nakita nung tinanggal nyo, dapat ganun din ang itsura niya at pagkakalagay niya pag ibabalik nyo na. Ito lahat yung tinanggal natin. Drain plug. Ito yung plug para sa oil strainer. At ito yung strainer. Ang purpose ng strainer ay para ma-filter din yung mga dumi. At ayan, obviously, meron siyang mga duming nakuha. So, imbes na umikot ng umikot yung mga dumi-dumi na yan sa iyong makina, may stuck siya dyan hanggang sa magpalit ka ng oil. Ewan ko kung ano tong mga to. Actually, parang mga tela, no? Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganyan sa loob ng makina ng ADV. Anyways, ngayon lilinisan na natin yung mga parts na yan. Ilatag mo, sprayan mo ng WD-40, kerosene, RP-7, basta kahit anong panlinis, pantanggal ng mga langis-langis or grasa. Meron din nga pala siyang washer dun sa drain bolt. Tandaan nyo yan, may washer po yung drain bolt, guys. Baka pagbabalik nyo yan ay kulang na.
or may nakakalat na washer, dyan po yun nakalagay. Linisan mo yung mga pyesa, brush, 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 parang postiso ni Lola. Shout out, Colgate. Punas, punas, punas. At punas, punas, punas. Wala! Malilinis na! Pwede mo na yung gamitin pang tagay, pang halo sa chaser, pang tanggal ng buto sa kalamansi, engagement ring, at tornilyo para sa kaibigan mong baliw. Tapos nang tumulo, tanggalin na natin yung mga oil na yan. Oh, di ba linis? Di ako nagkalat. Ayun, ibalik na natin ang ating oil strainers. Okay guys, tingnan nyo na mabuti ha. Kapag ganyan po, yan. Diyan ang pwesto. Obvious naman kasi kita nyo naman yung hugis. Kung marunong kayong maglaro ng Lego, madali pong magets kung ano yung sunod-sunod or tamang pagkakalagay niyang strainer na yan. Pag naghihigpit nga pala kayo ng tornilyo, pag hindi na kayang itulak ng isang kamay nyo, goods na yon. At ibalik na natin ang drain bolt. Huwag kalimutan ang washer para hindi mahulog habang nananakbo ang tornilyo. Again, paano ang pihit? Pakaliwa naman, di ba? Kanina pakanan, so ngayon pakaliwa. Ngayon, kunin na natin ang ating langis. Ang oil capacity or langis na kailangan lang ilagay natin sa ating ADV-150 ay 800 ml. Buksan na, butasin mo. Gumamit ng embudo kung meron kayo. Pag wala, eh di mag-improvise na lang kayo ng karton. Ugaling i-check kung naka 800 ml ka na. Yan, chine-check ko yan maya't maya. Ayaw kong mapasobra, ayaw ko namang mapakulang. Kasi good boy tayo, sinusunod natin ang sinasabi ng manual. Pag 200 ml na yung natitira doon sa lalagyan mo, ibig sabihin 800 na isinalin mo, goods na yan. Pag nakuha mo na ang tamang sukat ng langis, tanggalin mo na embudo, punasan, ibalik ang oil cap. Hindi mo rin kailangan higpitan ito masyado kasi pag hinigpitan mo ito masyado, mahihirapan ka na namang tanggalin yan. Kaya pihitin mo lang gamit ang kamay. Promise, hindi yan basta-basta natatanggal. Ngayon, oras na para i-reset yung oil trip meter. I-hold mo yung set button bago mo buhayin yung motor. Hold, then buhay. Okay, hold pa rin. Hold, 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 hold. Yan, di ba? Ayun, no? Oil change. Pag nakita nyo na yan, tama yung ginawa nyo. Hold nyo lang at tada! Wala na, naka-reset na. At pwede mo na ulit gamitin ang iyong Honda ADV-150 sa pamamalengke, sa long drive, pag-joyride, pambababae. Bahala ka na.